Relocation of Immigration Department. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kachiripik ngayon. Sana po ay okay lang kayo at samahan niyo po ako sa ipabahagi ko ngayon sa inyo. Let's go! Alam niyo po ba mga kachiripik na dito sa Hong Kong ay nangunguna pa rin ang mga Pilipino domestic helper o OFW na nagtatrabaho? Kamakailan lamang ay nagtala tayo ng 201,104 at nasa percentage po ito ng 55.6%. At pumapangalawa po sa atin ay ang Indonesian. Ang 3% naman po ng mga domestic helper dito ay nasa Thailand at saka Indian. Today, ang ibabahagi po sa inyo ni Madam Chair ay tungkol sa paglipat ng place o address ng Immigration Department dito sa Hong Kong. Start na po noong June 11, 2024 o kahapon na ang lugar ng Immigration Department ay nasa Chukwan O na po. Ang aim po nila kung bakit po nilipat ay to provide services to member of the public, to leverage technology for enhancing the department capacity for processing of applicant of their Hong Kong identity card in special administrative region, prospect with a view to delivering public quality services. The Immigration Department and number 7 Glow Register Road, Wan Chai, moved to number 61 Puya Road, Chukwat O. It is easy and accessible for all the transportation such as buses, minibuses, grabs, even the taxi. Pero ang pinaka-easier travel ay ang tinatawag na MTR o ang Mass Transit Railways. Ito ay nasa pagitan ng MTR ng Chungking Ling Exit 8 towards MTR Chungkwat O Exit B. Kaya sa mga re-contract po ng kanilang kontrata at kailangan pong pumunta sa Immigration Department ay huwag po kayong pupunta na doon sa dati, doon po sa may Wan Chai, dahil inilipat na po ito doon sa may Chukwan O, malapit po sa number 61 Puya Road, Chukwat O. At na kailangan din po nating alamin kung ano po ang mga dapat nating dalhin at mga para hindi na po tayo pabalik-balik, lalo na po kung tayo ay narito sa lugar kung saan malayo po sa Chukwan O. Bali, ang Chukwan O po kasi ay nasa part ng New Territories. Kapag kayo ay nasa Hong Kong Island, ay madali lang din naman po, mga 30 to 45 minutes ang biyahe natin on MTR. Madali lang po dahil ang mga sasakyan naman po dito ay napaka-easy at wala pong mga traffic. Kaya dun po sa nag-worry at nagtatanong na ang layo na parehas din po yun na kung kailangan po natin na pumunta doon po tayo pupunta para hindi po masayang ang ating mga panahon at oras kapag namali po tayo ng pinuntahan. Kaya kahapon po ay nag-umpisa na po na hindi na dito sa may Wan Chai ang Immigration Department, kundi doon po sa Chukwan O. Sakyan nyo lang po ang MTR papunta pong yung Chukwan O. Green
green color po ang inyong sasakyan. At ito nga, narito po ang ilang picture ng new immigration building, and I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito para mas mapadali ang ating pagtungo sa bagong immigration department office. Enjoy po natin ang ating 2 years contract of work here in Hong Kong para mas makapagtrabaho pa tayo to earn money to help our family for our better life and to achieve our goals and dreams. God bless us all. At syempre, i-enjoy po natin ang ating pagtatrabaho dito. Alalahanin po natin, marami po ang gustong umalis ng Pilipinas o makapagtrabaho sa ibang bansa, maging dito sa Hong Kong. Tayo na binibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho dito para kumita, ay ayusin po natin. Sumunod po tayo sa mga patakaran at batas ng Hong Kong para maging maayos po ang ating pagtatrabaho. And always remember, lagi po tayong magkaroon ng communication sa ating mga mahal sa buhay para po walang maging problema. Dahil ang ating pagtatrabaho dito sa Hong Kong ay hindi lang po para sa ating sarili, kundi sa ating mga pangarap, sa ating pamilya, sa pag-aaral ng ating mga anak, sa ating mga bagulang, magkaroon ng magandang buhay at kinabukasan. Pero wag din po nating kalilimutan ang ating pagtanda. Kailangan pong mag-ipon din po tayo at magbayad po tayo ng mga benefit po natin na para pagdating ng panahon, mayroon po tayong mapapagkunan ng ikabubuhay natin, lalo na po kung tayo ay hindi na makapagtrabaho. Huwag po tayong gagaya dun sa mga tumanda ng nagtrabaho tapos napauwi na po ng Pilipinas dahil hindi na po nila kayang magtrabaho ay naging kaawa-awa po. Sana po ay mag-ipon tayo para sa ating sarili pagdating ng panahon. At syempre, tayo po ay habang naririto sa Hong Kong ay enjoy po natin. Marami po tayong pwedeng paglibangan at syempre huwag nating kalimutan. Seek God first and all the time para po lagi ding may mag-iingat sa atin, may tutulong sa atin dahil alam natin na tayong mga OFW, hindi lahat ng nangyayari sa atin ay ipinapaalam natin sa ating pamilya. Pero kung nariyan po ang ama na ating nasasabihan ng anumang ating nararamdaman at nararanasan, meron po tayong lakas para lumaban at hindi po tayo dapat gumagaya sa mga ginagawa ng ibang OFW kasi tayo po ang talo kapag ginawa natin yon. Alalahanin po natin ang ating mga pangarap kung bakit tayo nag Hong Kong at syempre masarap naman pong magtrabaho dito sa Hong Kong na may goal tayo. Usha! Sana ay inyo pong naibigan ang ating ibinahagi sa inyo. Bye-bye po! God bless us all! See you next time! Bye!